Dagsa sa embahada sa South Korea ang mga Pinoy na gustong magparehistro para sa Halalan 2022. Marami ang nagtiyaga kahit mahaba ang pila nitong Sabado. Kailangan kong bumoto dahil dito nakasalalay ang aking kinabukasan. Ito ang paraan ko para sabihin na may pakialam ako sa mga nangyayari sa bansa natin. Bago ang sistema ng registration kaya may ilan na nahirapan sa proseso. Ngayon po kasi nagpalit po ng sistema ang COMELEC, nag-shift po sila sa iRehistro. Pakiusap namin kung kaya po ng kababayan ho natin na mag-iRehistro na po dun sa COMELEC bago po pumunta ng embahada, mas mabuti po yon. At kung kaya po nilang i-print out yung kanilang yung papel. Kung kaya po nilang gawin yon para pagpunta sa embahada, pwede na po silang isalang kagad sa registration, sa biometric, yung kinukuha po lahat yun. Pati yung dala po nilang form, binabasa rin po nung makina ng COMELEC. Mapapabilis po. Nagtalaga ng helpdesk ang embahada para matulungan ang mga magpaparehistro. Medyo time sensitive po yung system ng COMELEC. Pag medyo mabagal-bagal po yung pag-input ng datos, nagsasara ho siya, babalik ka na naman ho, uulit ka ulit. Meron po kaming sinetup na help station sa Centro Rizal. Doon po sila pwedeng magrehistro ulit. Ayon pa kay De Vega, bukod sa pagbukas ng Sabado at Linggo para sa Overseas Absentee Voting Registration Extension Period, nag-extend rin ng oras ang embahada mula Lunes hanggang Huwebes para matugunan ang mga gustong humabol sa voting registration. Sa mga nangangailangan ng tulong sa pag-a-apply sa ilalim ng iRehistro system ng COMELEC, tinutulungan ng embahada ang mga aplikante para makapag-apply at mag-print ng kanilang mga form. Para sa TFC News, Geoffrey Matdato Kalimag, ABS-CBN News, South Korea.